Ang video na to ay tungkol sa flash. Ano ba yung flash, guys? Ang flash ay ginagamit siya para alisin yung dilim. Kapag pinindot mo yung shutter, babato rin siya ng liwanag. Pagdating sa photography, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ng flash. Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Ang flash na sinasabi ko ay magpapakita ako ng sample sa inyo. Yan. Ito. Yan. Ito yung flash. Kung hindi ka pa nakakita ng flash, ito ang itsura niyan. Yan. First time mo halimbawa makita. Yan. Nagagalaw-galaw yan. Ganyan. So, ang flash na to ay ang Yongnuo Speedlight YN565EX2. Kung gusto mo ng review dito, sabihin mo sa akin, i-comment mo dyan at gagawa natin ng separate na video. Pero ang video na to ay tungkol lang sa mga or para masagot ko yung tanong na kung kakailanganin mo ba ng flash. At I assume na nag-uumpisa ka sa photography, naghahanap ka ng sagot sa tanong na yun at curious ka, ano ba tong flash na to? Pero kung professional ka, hindi mo na kakailanganin itong video na to. Or malamang sa malamang nga, hindi mo na kailangan, pero pwede mo kami matulungan, no? Kung may nasabi akong mali dito, i-comment mo sa amin, no? Or kung meron kang i-share na hindi namin alam or hindi ko nabanggit dito, i-comment mo rin sa amin, okay? So para sa lahat tong video na to, no? Kasi nung nag-uumpisa ako, wala akong masyadong mahanap ng mga video tungkol sa ganito mga tanong, no? Na kung kailanganin ko ba ng flash, kung kailan ko ka dapat gamitin yung flash, yung mga gano'n, no? Ang unang experience ko pagdating sa flash, eh, nung elementary ako, yung nanay nung kaklase ko, may bit-bit na photographer. Tapos, katabi ko yung kaklase ko, eh, pinicturean yung kaklase ko, pag, puh, ng liwanag na yun, yung, puh, yun na yun, para ka nabulag ng ilang segundo, di ba? Tapos green yung paligid. Nakaka-relate kayo doon, no? Bakit ba kailangan nakatapat sa muka, di ba? Masakit sa mata. Sagutin na natin yung tanong na kung kinakailangan mo ba talaga ng flash. Dumating ako sa time na tinanong ko rin yung sarili ko niyan. Kaya ako napabili nito dahil dahil kailangan ko siya. Kailangan ko sa isang event. At kung familiar kayo sa Denmark, ang Denmark ay may winter at pag winter madilim. So, yun. That time is winter. Tapos kailanganin ko ng flash. Indoor kasi yung shoot na yon. Pero kung ikaw nag-uumpisa pa lang sa photography at curious ka pagdating sa flash, kung may budget ka, bakit hindi, di ba? Bilhin mo. Pero, I suggest na masterin mo muna yung camera mo. Gamayin mo muna yan. Pag-aralan mo muna maigi. Alamin mo muna yung tamang settings ng camera. Meron akong video na ginawa tungkol dun sa kung ano yung photography. Baka may mapulot ka. Ililink ko dyan. May mga playlist ako tungkol sa photography. Alamin mo muna yon. At saka ka mag-isip tungkol sa flash. Mas maganda yung liwanag na nanggagaling sa sikat ng araw. Gamitin mo yung natural light muna. Nasagot na ba natin yung tanong, no? Kakailanganin mo ba ng flash? Depende yan. Depende sa kung saan mo gagamitin, no? Kung professional ka, malamang sa malamang, eh, baka lima pa yung flash mo dyan, di ba? Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, hobby mo lang, eh, I suggest na masterin mo muna yung camera mo. Ayaw mo, nabibili ka na naman ng extra accessories para sa camera mo, no? Ang mahal-mahal na nga ng camera mo. Tapos bibili ka na naman, no? Siguro aabot yan ng mga 20k yung Canon na mga flash. Aabot yan ng mga around like that, 20k pesos, no? So, di ba? Ang mahal. Extra money na naman yan. So, yun. Take it easy. Gamitin mo yung camera mo. Gamitin mo yung natural light. Kailan mo ba mas magagamit yung flash? Mas magagamit mo yung flash kapag low light yung situation. Kapag indoor. Tapos, syempre, may tamang settings yan. Kagaya ng sabi ko, kung gusto mong may mas malaman tungkol sa flash, gawan ko ng separate na video to, mas elaborate natin. Ang tip ko sa inyo sa paggamit ng flash, at malamang sa malamang, eto yung pinaka-importante, huwag mong itatapat diretso sa subject mo yung flash. Huwag niyong gayahin yung photographer na bit-bit nung nanay nung kaklase ko dati, nung elementary ako, na tinapat sa mukha namin. Eh, di ba? Nung klase yun. Huwag ganun. Ang gagawin mo kapag pipicture ka ng subject mo tapos gagamit ka ng flash, eh itapat mo sa ceiling, sa wall na magbabounce papunta dun sa subject mo. Kasi ang at least ang pagkakaalam ko sa mga flash, no, naiikot-ikot yan. Yan o. So, tatapat mo yan. Yan ang silbi niya. Itatapat mo siya opposite sa subject mo. Something na mayroong magbabounce sa papunta sa subject mo ng ilaw, no? Bawa, may wall dyan.
patayoin mo yung subject mo dito, may wall dito, boom, balik dun sa subject mo yung ilaw. So yun, yun ang isa sa pinaka-importanting dapat tandaan mo pagdating sa paggamit ng flash. Meron pang isa, yung iba gumagamit ng pinapatong sa ibabaw sa ganito. Iba ginagamit Tupperware, basta something plastic na puti para lang hindi masyadong harsh yung ilaw. May tawag dun eh. Lagay ko na lang siguro dyan. Hindi ko maalala kasi research ko pa, diba? So yun, yun lang guys. Sana natulungan kita na mag-decide kung kakailanganin mo ba ng flash at may nalaman ka kang information kahit papano pagdating sa flash. Like, comment kayo kung anong masasabi sa video na to, kung hindi mo nagustuhan or kung gusto mo pang mas i-elaborate natin yung tungkol sa flash, sabihin mo sa akin, i-comment mo dyan, no? Subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye-bye. Hindi kita abot ngayon kasi ibang lens ang gamit ko. Malayo ka sa akin. So, paano ba? Basta na lang mawawala, no?